Meron bang makapaghiwalay sa inyo sa akin? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Pagkatiwalaan ninyo ang aking salita, subok na matibay yan. Hindi kayo matitinag kahit na anong bagyo ang dumating. Magpakatatag kayo, mga amin. Amen. Good morning, mga kapatid. Pag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, hindi ka matitinag. Kasi ang pundasyon mo, yung bato eh. Nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato. At si Kristo ang bato. Ngayon, may malaking problema ngayon ng mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, na nasasabing sila yung Kristiyano, may malaking problema. Kasi dapat intindihin eh, ano ba yung Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Alagad ni Kristo. Limbawa, Bilmanians ka, tagasunod ka ni Bilma. Alagad ka ni Bilma. DDS ka, alagad ka ni Duterte. Kung Kristiyano ka, dapat alagad ka ni Kristo. Ngayon, ano yung criteria na pagiging alagad ni Kristo? Nagawa mo ba? Kasi sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang hindi magtatanggi sa kanyang sarili at bubuhati ng krus, araw-araw, hindi magiging alagad ko. So, hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo nang hindi mo tatanggihan ng sarili mo. Ano yung self-denial? Ibig sabihin yung dati mong pagkatao na inalis na ng Diyos yun. Mapako si Kristo sa krus, sinulog na rin yung problema na yun. Binigyan na tayo ng isang bagong pagkatao. That is by faith. Matibay ang salita ng Diyos, matatag yan pag pinaghawakan mo. Ngayon, sa pamumuhay mo ba, eh, Christian by deeds ba o Christian by name? So, ikaw ang makakasagot niya. Sabi nga ng propeta kanila, ikaw eh. Ikaw ang makakaintindi ng pananampalataya mo. Totoo ka ba o hindi? Ang importante, tiyakin mo sa sarili mo na Kristiyano ka, nagkasunod ka ni Kristo. E paano ba natin magagawa ang tagiging alagad ni Kristo? Sabi ng mga araw ng Israel. Paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalataya na nyo yung aking isinugo. Ngayon nagsugo ang Ama, si Kristo, ang apostol ng Diyos. Si Kristo ang apostol ng Diyos. Tinanggap mo ba si Kristo na isinugo ng Ama na apostol ng Diyos? Ngayon, nung tanggapin mo si Kristo bilang apostol ng Diyos na sinugo, nagsugo naman siya ng apostol. Nagsugo sa hanay ng parte natin sa Pilipinas, si Brother Manny. Isinugo ni Kristo ang apostol. Tinatanggap mo ba si Brother Manny na apostol? Ngayon, nagsugo naman si Brother Manny ng mga pastor, mga bishop. Ngayon, yung bishop mo ba, yung pastor mo ba, tinatanggap mo bang isinugo? Kasi sabi ng Bible, ang tumatanggap sa isinugo ko, tinanggap nyo ng sugo. So kung tinatanggap nyo ako bilang bishop at pastor nyo, tinatanggap nyo rin si Brother Manny bilang sugo, tinatanggap nyo rin si Kristo bilang sugo ng Diyos. So ngayon, pag sinasabi mo Kristiyano ka, tiyakin mo Kristiyano ka. Sabi sa ano, sa Matthew 16:24. Na magkakayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ako yung iyon at sumunod sa akin araw-araw. So ito, alagad ito. Yung tunay na alagad dito, tatanggihan mo na yung datihan mong pagkatao. So minsan, kung may kilos ang datihan namin pagkatao, kasi hindi tayo sumasampalataya minsan, okay, sa Diyos yun eh. Naiintindihan natin, ang importante sa Diyos, tinatanggap mo ba si Kristo talaga na tagapagligtas mo? Na ikaw ba'y alagad talaga ni Kristo? Tinanggihan mo na ba talaga sarili mo? Araw-araw ba, nagsusumikap ka, tanggihan ang datihan pagkatao mo? Okay na sa Diyos yun. Ligtas ka na nun. Kahit minsan nagkukulang tayo. Kasi nauunawaan ng Diyos, naggaling tayo sa adikabok eh. Mahina tayo. The spirit of is willing but the flesh is weak. Naiintindihan ng Diyos yun. Ang hindi maiintindihan ng Diyos, nung tanggapin mo siya, ba't hindi ka naging alagad niya? Yun ang hindi iintindihan ng Diyos sa'yo. Kasi pag tinanggap mo ang Diyos, dapat alagad ka ng Diyos. At yung isinugo niya sa'yo, alagad ka ni Kristo. So kung hindi ganito ang magiging sitwasyon ng buhay mo, ay hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano. Huwag mo sabihin Kristiyano ka. Sabihin mo na lang na naniniwala ako sa Diyos. Kasi pag sinabi mo Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo. Nakakahiya naman kung sasabihin mo Kristiyano, tinanong pa
tagasunod ni Kristo. Kung hindi mo kayang sumunod bilang alagad ni Kristo, huwag kang magkristyano. So, hindi sayang yung perang iniikap mo. Napupunta sa iyo. Pero yung nag-iikap po ka, nagsusumigay na, pero hindi ka naman alagad ni Kristo. Yung kasi, kailangan sa bawat parte ng buhay natin, alagad tayo ni Kristo. You have to confess by your mouth that Jesus Christ is your Lord and Savior. Panginoon, ibig sabihin, siya ang mag-uutos, taga-sunod ka. Diyos, siya ang magliligtas. So, Panginoon mo at Diyos mo si Kristo, tagapagligtas mo at taga-sunod ka niya. So, ito dapat ang proseso ng pagiging tunay na Kristiyano. Sabi ng Philippians 3:7-8, ito, mabigat ito. Philippians 3:7-8. Kasi ito, pag ito, nagawa mo itong Philippians 3:7-8, eh tunay na alagad ka na ng Panginoong Jesus. Kasi ginawa ito ni Pablo. Kung buhunin natin ang background ng pagkatao ni Pablo, Roman citizen to. Noong panahon na yun, bago ka maging Roman citizen, bibilin mo pagiging citizen mo. Kung panahon natin na million-million ang halaga nun. Samantala ngayon yata, yung American citizen, citizen, mura na nabibili. Nung araw, million-million yung Roman citizen ka. Eh, Roman citizen si Pablo, tagapagmana pa siya, pariseyo siya. Hindi ka pwede maging abogado ng panahon na hindi ka mayaman. Pariseyo si Pablo. Nag-aral siya kay Gamaliel. Ang talagang ginagalang na pariseyo si Gamaliel. So, ano ginawa ni Pablo nung makilala niya si Kristo? Tinakwil na yung kanyang sarili, ha? Hindi niya na idinilang na siya isang Roman citizen, kundi citizen in heaven siya. Ngayon, kung mayaman siya, marami siyang possession. Pag mayaman na, pag-aari mo yun eh. Pero hindi ibinilang ni Pablo yung pag-aari niya, ibinilang niya yun, dami, basura. Useless naman yan eh. Ani mo yan. Ang importante lang sa langit, ikaw, yung espiritu at kaluluwa mo. Yung katawan, walang problema, papalitan eh. Ay yung pera, yung kayamanan mo, madadala mo ba yan doon? Unang-una, lahat ng yan, pagsamantala lang yan eh. Halimbawa, ang dami mong kotse, ang dami mong bahay, ang dami doon. Pag namatay ka, di tapos na. Mapupunta lang yun doon sa mga anak mo. Eh kung ang anak mo yung lustay, ubos din ka agad yun. Useless lahat yun. For the meantime lang lahat yan. Hindi mo pag-aari yan. Binigyan ka lang ni Lord na gamitin yan. Kasi matatapos din yan. Pag natapos mo buhay, matapos ng lahat eh. Eh meron pang susunod na buhay. So yung buhay na yun ang importante paglaanan mo. At mangyayari lang yun yun na magkakaroon ka ng buhay na wala kung tunay na magiging alagad ka ng Panginoong Jesus. Kung gaganapin mo yung naganap ni Pablo, eto, naganap ko din to. Itong nasa Philippians 3:7-8, naganap ko to. Naganap ni Pablo, naganap ko rin to. Mahirap to, pero kailangan ganapin mo. Basahin ko sa inyo. Gayunman ang mga bagay sa akin ay pakinabang. Ay inabi kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng bagay ay inabi kong kalugihan. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus, na Panginoon ko, ang kalugihan ng lahat ng mga bagay na inabi kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Kasi para matamo mo si Kristo, sundin mo yung kautosan ni Kristo. Yun ang magliligtas sa iyo. Yung love of money, hindi dapat love of money. Gusto mo yung pera. Ang dapat ang mamahalin mo, yung nagbibigay ng pera ang Diyos. Yun ang mamahalin mo, yung nagbibigay ng pera. Hindi yung pera. Dapat gustuhin mo. Dapat marami tayong pera. Pero huwag mo mahalin yan. Yung kaya nag-serve to master nga eh. Kasi pag minahal mo yung pera, hindi mo mamahalin yung nagbibigay ng pera. Pero pag minahal mo yung nagbibigay ng pera, bibigyan ka na maraming pera. Kasi mahal mo yung nagbibigay eh. It is not the gift, but the giver. Hindi importante yung mga kaloob o gifts eh, yung nagbibigay. Kasi pag tinanggap mo yung nagbibigay, nasa yun na lahat ng kaloob. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay yung Espiritu Santo sa atin. Kaya ang lahat ng kaloob, nasa atin din. So yun, nasa Diyos yung kung kailan gagamitin niya, yung kaloob na nasa iyo. Lahat ng Kristiyano may Holy Spirit, so lahat may gifts of the Holy Spirit. At ang manifestation nito, nasasalita ka sa iba't ibang wika. May bunga ka ng Espiritu, nabubuhay ka sa kabanalan.
Ang kagalakan tumahan sa iyo, kapayapaan na sa iyo, at self-control na sa iyo, at self-discipline na sa iyo. Alagad ka talaga ng Panginoong Jesus, namumuhay ka talaga sa kabanalan. Madali mong itapon yung mga bagay na yan. Ako, sabi ko nga sa inyo, doon mo na sanay ako sa pera ng bata, nung ako'y maging binata, ganun pa rin ako. Nung mag-aasawa ako, nung magkapagpagbaho ko nga sa asetor, talaga nandun ang mihina ng ginto. Natagpuan ko na yung hinahanap ko, natagpuan ko na eh. Nung matagpuan ko yung hinahanap ko, hindi pala yun ang hinahanap ko. Meron pala ako ibang hinahanap. Kasi hindi naman ako masaya dun eh. Dinaanan ko na rin yung love of money na yun eh. Nung pala ang Diyos pala yung kulang sa buhay ko. Kaya hindi nila mo nalang kalugihan lahat. Nag-resign ako. Pwede ko hindi mag-resign doon. Dami nga nag-a-advise sa akin. Kaya pwede mag-resign doon. Pwede ka naman magtatrabaho ka, nagpapastor ka. Eh, you cannot serve two master. Hindi nila alam yun eh. Wala silang revelation doon. Akala nila, siyempre, common sense nga naman yun eh. Hindi naman alam, kahit nga kung ano pagkagawin mo sa gobyerno, pwede. Mag-indefinite leave ka nga, pwede. Walang gagalaw sa iyo doon. Yung vacation leave, sick leave eh. Hindi nababawasan doon eh. Hanggang sa mag-resign ka, i-convert sa pera, laki na makukuha mo pag nag-resign ka. Sa government, nandun ang lahat ng corruption. Eh kung hindi ako aalis doon sa corruption na yun, ano mangyayari sa akin? Mas mahal ko Diyos ko. Mas gusto ko doon sa langit. Gusto ko, tirahan ko lang yung mga ginto doon. Tsaka yung mga gems. Hindi yung mga ginto gustuhin ko dito. Yung bahay natin doon, ginto eh. Bilhin mo, ginto. Yung flooring doon, ginto rin. Yung gate doon, pearls. Yung pader doon, lahat ng gems na mamahali nasa dito sa mundo, nandun. So lahat ng kayamanan sa mundo, nandun lang, tatapak-tapakan lang natin yun. Kasi ang tunay na kayamanan ng Diyos tayo. We are the jewels of God. Kaya ngayon, pababain niya yung magnanakaw. May magnanakaw eh. Si Kristo, like a thief in the night. Pag pinababa niya yung magnanakaw, ano nanakawin? Hindi yung mga jewels. Ano yung jewels? Eh, yung pag-aari ng Diyos tayo. Tayo yung mga ginto ng Diyos eh. Pag hindi ka jewels, so hindi ka tunay, hindi ka aagawin. Hindi ka nanakawin. Di ba doon, mahatapanoy niyo sa TV, di ba? Pinakain yung ano? Yung gintong peki pala, nabili lang sa divisorya. Hinold up eh. Nung ma-hold up, peki pala yung na-hold up. Ipinakain doon sa na-hold up eh. Magaling yung hold up eh. Alam mo, ginto, hindi ginto eh. So, ano nangyari doon? Hindi na siguro nagsuot ng peki yung ano, yung taong yun. Eh, biruin mo na, nung mag-display ka ng gano'n, ano malay ng mga tao na yun, kung ito na yun, hindi, pag nakuha na, tsaka nila malalaman, pa, peki pala ito, hindi, papakain na sa iyo yan. Ang mahalaga, yung tunay na ginto, paano magiging tunay na ginto? Bautismo sa apoy. Hindi pwedeng lumabas ang pagkaginto mo na hindi ka dadaan sa apoy. Ano yung apoy? Yun yung pagtalakay ng Espiritu Santo sa atin. Dadaan tayo sa maraming pagtubo, maraming pag-uusik, maraming kahirapan. Ngayon, pag pinili mo na maging alagad ka ni Kristo, humanda ka. Kasi pag pinili mo na maging tunay na alagad na, babanatan ka ni Satanas at ang buong mundo. Kasi ang buong mundo, si ang Diyos ng sanlibutan eh. Lahat ng taga-sanlibutan, kaaway natin. Ang ipipersecute ka, sabi sa 2 Timothy 3:12. Oo, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Eh, sino ba taga-uusig? Sino ba ang persecutor of the brethren? Si Satanas. At lahat ng lahat ng mga alagad niya. At lahat ng mga anak niya dito sa mundo. Lahat ng araw, anak din tayo ng demonyo. Hindi naman tayo anak ng Diyos eh. Nung una, anak tayo ng Diyos. Nung isilang ka, sanggol ka, anak ng Diyos mo. Eh habang lumalangin ka, makakahawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. So paglaki mo, yung environment mo, yung kinalakihan mo, hahawaan ka ng kasalanan. Sa magiging kasalanan, makasalanan tayo. So kailangan mag-born again. Ang proseso, kailangan makabalik ka dun sa dating pagiging anak ng Diyos. Reconciliation ang tawag doon. Gumawa ang Diyos ng reconciliation ng paraan si Kristo. Naglagay siya ng tunay, yung krus. Dito sa kabila dito, papunta doon, may krus na dadaanan papunta sa Diyos. Dadaan ka doon sa kay Kristo. Kaya ang ginamit naman ni Kristo, nung buhatin niya yung krus na doon, yung dugo naman niya, inalay niya. Para linisin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At ang sino mang sumasampalataya, nagiging may kapangyarihan maging anak ng Diyos.
So kapangyarihan lang na maging anak ng Diyos. Pwede mawala yung, para halimbawa, meron ako right doon sa lupa na yun. Right lang yun, hindi pa sa akin ng lupa. Pag nasunod ko yung requirements para maging akin ng lupa, sa akin yun, so right pa lang. Karapatan pa lang ibinibigay mo para maging sa iyo yung lupa. So ganun din ang binigay sa akin ng Diyos. Sabi sa James, binigyan tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So yung karapatan ng pagiging anak ng Diyos, huwag mo sayangin. Minsan lang yan. So patunayan mo sa sarili mo na tunay kang anak ng Diyos, tunay kang Kristiyano. Na sa ganun, maging talagang ligtas ka. Tiyakin mo yung kaligtasan mo. Kasi minsan to eh, hindi natuulitin. Bakit tinanggihan ko yung kayamanan sa mundo? Alam mo, may kayamanan sa langit, sigurado yun. Forever and ever, yun. Aanin ko yung kayamanan dyan sa lupa. Na-experience ko na rin yan, wala rin kwenta yan eh. Miski ang dami-dami mong pera, alam niya, wala rin kwenta. Wala rin kwenta eh. Ano pagkagagawin mo sa pera? Kaya nga yung mararaming pera, lalo yung mga celebrity, ba't nagubo mo sa droga? Eh, wala pagdala ng pera eh. Di sugal lang naman, kasino, tsaka droga. Hanggang sa na-addict na, wala na. Sa bandang huli, wala na. Ubus na yung pera niya. Mamamatay pa siya. Usually, alam nyo lahat ng mga celebrity entertainer, lalo yung mga banda, na andun talaga yung droga. Hindi nyo napapansin ang mga banda? Lahat ng banda sa buong mundo, usually mga British, ang gagaling na banda. Tinan nyo mga itsura, ang gaganda ng forma, para si Lucifer talaga. Eh si Lucifer lang, pasimula ng banda eh. Yan ang hawak ni Lucifer sa lahat, music ministry. Siya yung ilalagay na leader ng worship sa buong ano, sa kalangitan, sa araw ng pagsamba. Isang araw ng pagsamba para sa Ama. Siya ang ang inihanda ng Diyos Ama na mag-direct ng ano, ng worship. Musical director. Kaya in-influensyahan niya buong mundo. Hindi nyo napapansin lahat ng mga grupo ng bata. Ang kukuwapo, ang maganda ng forma. Ang haba ng mga buhok. Talaga po, ultra sa Bible lahat. At saka ang mga composition nila, ang maganda. Diba? Ang yaman nila, sobrang yaman nila. Yung binigay na kaloob ng Diyos sa kanila, yun na, naging hanap buhay niya. Walang kahirap-hirap. Binigyan sila ng magandang boses, talent sa musical. Pero yun ang naging hanap buhay na, naging milyonaryo sila, di ba? Pero ano rin ang nangyari? Nauwi din sa wala. Hindi nila niluwalhati ang Diyos sa kaloob na ibinigay. Eh, doon na ako doon sa mahirap. Mahirap na walang pera, pero pupunta naman sa langit. Aanin mo yung mga bagay-bagay dito sa lupa, pupunta ka sa emperor mo. Makamit mo ba ng buong mundo, nasa iyo lahat ng karangalan, katulad ni Lucifer. Nasa kanya lahat ng karangalan eh. Perfect in beauty. Biruin mo yun, perfect in beauty. And Diyos lang ang perfect in beauty. Pero siya, ginawa ng Diyos na perfect in beauty. Full of wisdom. Full of wisdom lang siya, pero yung wala siyang wisdom talaga. Pinuno lang ng kaalaman at karunungan ng Diyos siya. Pero hindi siya ang wisdom, kasi ang wisdom si Kristo eh. Jesus Christ ang karunungan ng Diyos. He is the wisdom of God. Tsaka itong si Lucifer, ano lang ito, light bearer, tagalalang liwana. Si Jesus Christ ang the bright and the morning star. He is the light. Jesus Christ is the light. Si Lucifer, bearer of light. Eh ang problema, naging hangal ito si Lucifer. Yung pool of wisdom niya, naging pool of kaguluhan. Pero mo, ikaw, halimbawa, ikaw, nasa langit ka na, aalis ka pa ba doon? Nasa langit ka na nga, tsaka pabupunta. Pero pag nasa langit na nga yun eh. Pero inayawan yung langit. Eh tayo, yun ang gusto natin, makapunta tayo sa langit eh. Gagawin natin ang lahat ng paraan, makapunta lang sa langit. Kaya kilala tayo ng Diyos eh. Sa simula pa lang, kilala na niya tayo. Hindi pa nililiga ang langit at lupa, kilala ka na ng Diyos. Kaya kung hindi niyo mapansin, pag binalikan niyo yung kabataan ninyo, mapapansin mo doon na mayroong guidance ng Diyos sa buhay mo. Meron doon mga pagliligtas na ginawaan Diyos sa'yo. Isang araw nga lang, dito ko nung kwento ko kay Albert. Si Bana, alam nyo, ano yan, Virgin Malinwa yan eh. Nakakatakot na aso yan. Pero nung pala, ginamit ng Diyos sa akin yan. Noong Tuesday yata, last week. Kasi at alas 5 na madaling araw. Kahit ko, bibili ko ng ano, walang prutas eh. Bibili ko ng prutas, saging, mangga, grapes. Nilabas ko yung motor. Paglabas ko, nandulas yung motor ko doon sa gate. Kasi pataas pa baba yung gate doon eh, sa labas eh. Eh di bumalabag ako, eh di ba ang kaliwang pa ako, ito yung na-strong. Nung tatayo ako, hindi ko maintayo ang motor. Habang tinatayo ako, palubog ako ng palubog, parang kumunoy. Ay ko, Lord, tulungan mo ko, itayo ko to. Eh napansin pala ni Bana siguro yun. Nakita niya yung hindi ako makaalis doon.
Tapos biglang lumabas si Dan sa gate. Sabi ko, ba't ka nandito? Sabi ko, ayan, si Bana kasi. O, bakit? Umuungol ko mga ko, parang iba, uungulat ka ko. Sabi ko, alam mo ba na ibinigay ng Diyos kay Bana na gisingin ka ng Diyos? Diyos ang gumawa nun. Tapos binigyan ka ng discernment ng Diyos na unawain ang sinasabi ni Bana. It is the work of God. Hindi na akintang, talaga iniligtas. Sabi ko, Bana, may utang ako sa iyong isa. May utang na ako sa isa. Iniligtas. Dirin mo, kung hindi ako nakaalis dun, baka alas 12 na, nandun pa ako. Kung may dadaan lang dun, tsaka lang ako maililigtas. Pero kita mo yung work of God. Hayop, biruin mo na lahat. Kabayo na, di ba? Ginamit kayo pala amin. Nagsalita yung kabayo kayo pala amin. Kasi si Balaam, propeta siya, pero love of money nasa kanya. Gusto niya pagpalain siya ni Balak eh, ng kayamanan. Eh ayaw sabi ng Diyos sa kanya, huwag ka sasama dyan. Eh parang gusto niya nung kayamanan, sumasama siya. Ginawa ng Diyos, nirebuke siya sa pamamagitan ng kabayo. Nakasakay siya sa kabayo niya eh. Ang ginaayaw, eh meron palang anghel doon na meron tabak ng apoy. Hindi kayo makadaan yung kabayo. Kung saan pupunta, hindi makadaan. Ang ginawa ni Balaam, hinagupit yung kabayo. Hinataw ng hinataw. Maya-may, nagsalita yung kabayo. Ba't mo ako sinasaktan? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Ayaw mo kasing manood. Tumalesyo eh. Eh, may anghel eh. meron ba? Hindi alam ni Balaam. Nung humihingi na siya ng tawad, wala na. Huli na ang lahat. Eh, natulan na siya na Diyon. Pinatay siya. Israel pa pumatay sa kanya. Hindi Israel at si Balaam eh. O kita niyo yun, bakit ginamit yung hayop? Kay Elijah, ginamit ang uhak. Kasi si Elijah na persecuted ni Jezebel, tsaka nung si Haring ano eh, Baal eh. Yung pagpanatapalataya nila, Baal worship eh. Pinapatay si Elijah, eh di wala na makakain si Elijah. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka lang doon sa lugar ng Batis, padadala kita ng pagkain mga uhak. O ang ginamit naman kay Elijah, yung uhak. Yung mga uhak. Nagpadala ng pagkain sa kanya. Eh, wala na siguro makakuhang pagkain yung mga uwak. Sabi ni Panginoon sa, pumunta ka nandun sa Balo. Pumunta ka dun sa, ano, sa Batis. Nakikita mo dun yun, may Balo. Eh, di pumunta siya, nag-iipon ng, ano, yung parang pansulong, sa magluluto eh. Ano yun? Kabayo eh. Ayan eh. Kabayo rin. Hindi ka ba? May nagsasa dito. Ano, mahina na ba? Di ba, naririnig nyo na, miski naman mga ano, okay lang to. Nasaan ako? Sa kabayo ko, di ba? Sa uwak ba? Ginamit ang uwak. Tapos, dinala na siya sa iglesia, sa Balo. May isang anak yon, pinakita muna ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos. Namatay yung anak ng Balo eh. Dinagan na ni Elijah na buhay. Ayan, naniwala yung Balo na man of God to. Kaya sabi ni Elijah, ipagluto mo ko, unahin mo ko. Unahin mo muna ako, bago kayo. Sabi nung ano, eh, huling luto na nga namin to eh. Pag niluto namin to si Bada, sa alaki, wala nang lulutuin bukas. Hindi, unahin mo ko, hindi ka mauubusan ng si Bada lang eh. Ibig sabihin, seek you first the kingdom of God and all is right and everything else shall be added. So, dinala na siya doon sa iglesia. Pag nasa iglesia ka na, wala nang uubos yung supply sa iyo. Kasi pag wala ka pa sa iglesia, o hindi ka pa anak ng Diyos, nauubos ang supply. Diba? Nauubos ang supply ng uwak. Nauubos din ang supply ng babies. Eh bakit pagdating doon sa Balo, hindi nauubos ang supply? Yun ang pinapakita ng Diyos sa atin na lahat ng bagay gagamitin ng Diyos para sa iyo. Kaya wala kang dapat katakutan kahit ano mangyayari. Ako nga, kita mo ba, isipin mo ba si Bana tutulong sa akin doon? Aso? Kakausapin si Jan? Si Jan naman nakausap yung aso. Tapos lumabas, tinulungan ako. O si Balaam, diba? O. Pinuhin mo, sabi nung hayop, nung kabayo, tagal-tagal mo na akong kabayo, wala na akong ginagawa matumasa, tagi no, gulpi mo ko. Nagreklamo yung kabayo. O. Tapos tayo, sa makikita nyo, lahat ng bagay. At di ba ginamit din ni Noah yung uwak? Diba, nung nag-subside na yung bahay, para malaman ni Noah kung meron ng lupa, pinalabas yung isang libon. Kalapate. Tapos bumalik yung kalapate. Ibig sabihin, walang lupang mapuntahan. Ipinadala naman yung uwak. Hindi na rin bumalik yung uwak. Ewa, wala ito, uwak. O, di, tapos, pinalabas niya na yung isang kalapate ulit. Hindi na bumalik. Ibig sabihin, meron na, may natikilan na. So, ayun, binigyan na siya ng instructions ng Diyos doon. The same instruction, yung instruction kay Eva at kay Adam.
Umayo kayo at magpanganami kayo at pagpapalain tayo ng Diyos. So yun ang plano ng Diyos sa atin, pagpalain tayo. Lagi multiplication and addition siya. Wala siyang division at subtraction. Kaya kung may nagaganda sa atin, akala mo nagsusubtract o nag-divide ka, hindi. Multiplication, addition yun. Kaya lahat ng bagay na nagaganap sa atin, masama man o mabuti, sa ikabubuti mo yun. O di walang masamang nagaganap. Masamang mabuti sa ikabubuti. O di walang masama. So lahat yan ginagawa ng Diyos para sa atin. Mula nung bata ka pa, akala mo yung ugali mo masama. Ganito, ganyan ka. Part yan ang pagkakaplano ng Diyos. Para malaman mo kung gaano ka kasama. Kasi kung hindi ipakikita ng Diyos sa iyo kasamaan mo, hindi mo malalaman, masama ka pala. Kaya sa akin, bata pa ako, nakita na talaga sa akin na kasamaan ko. Kaya magdalas ko sabihin sa inyo, bata pa ako, masama na ako. Eh wala naman sa Diyos yung masama ka eh, dahil pwede niyang baguhin niya. Kasi gini. Parang mayroong hinihingal na, ano to, gigante. Balik tayo dito. Basahin naman natin yung ano. Luke 14:26. Kung ang sino man tao ay pumaparito sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. So kung sasabihin ng iba, dapat pala mapuot sa sarili, mapuot sa nanay, sa tatay. Hindi, ba't ka mo kapapuotan? Dapat nga mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung nanay mo, tatay, kapatid mo eh. Pag sinabi mapuot, kasi ang napuot parang ayaw mo, di ba? So hindi na siya yung first priority mo. Mapuot ka doon, hindi yun ang first, secondary. So secondary, kaya nga ako pinalayas ni brothers no sa baras noon eh. Kasi ang preaching ko, kasi humihiwalay yung mga asawa, pumupunta sa pag-ibang nila. Bakit gagawin nyo ng asawa na humiwalay sa asawa para mag-ibanghelyo? Huling-huli yung ibanghelyo. Unang-una nga, sabi ng Bible, pag hindi mo kinalingan ang sarili mo sa bayan, hindi ka mananampalataya. Tapos iiwan mo yung asawa mo. Ang iniiwan, sabi ni Pedro, Panginoon, we have left everything just for you. Ano ba yung everything? Bagay. Ayun bang asawa tanag mo, ting? Hindi naman ting yan, tao yan eh. Person yan eh, ba't mo iiwan? Ang iiwan yung mga bagay, yung bangka, yung hanap buhay, yun ang ting. Kaya sabi ni Pedro, iniwan namin aming mga bangka, tama. Pero si Pedro, iniwan ba asawa? Hindi naman na, pati nga biyanan ka sa amin. Natatandaan nyo noon, nung nakain si Jesus Christ, may sakit yung biyanan, o ba't? Kung biyanan kasama, asawa pa, hindi. O di ba, nilayas ni Jesus Christ, tapos nagsilbi yung biyanan sa kanila. So kaya yan, nagkaroon na maling aral yan ng Katoliko, di ba yung ano tawag dito? Yung parang may tawag dito yung hindi ka mag-aasawa. May tawag dyan eh. Eh mga aral ng demonyo yun, sabi ng Bible eh. 1 Timothy 4:1. Walang mga karunungan eh. Kasi pag ikaw mga man of God, bibigyan ka ng karunungan. Yung mga hindi man of God, walang karunungan yun. Walang discernment of the Spirit, walang karunungan sa vision. Ito sabi ng Bible, 1 Timothy 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitarikon sa pananampalataya at makikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at aral ng demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang sariling kundi ng waring bakal na nagbabaga, na nagbabawal ng pag-aasawa. O aral pala ng demonyo yun, pagbawalan ng taong mag-asawa. At mo pagbabawalan ng taong mag-asabi ni Pablo, if anyone to avoid fornication, each one is to marry. Ang binibigyan ng walang asawa, yung may kaloob ng walang asawa. Kaya mong mag-solo. Pero ikaw, nagpo-fornicate ka, bibigyan ka ng asawa. Pero kaya mo tiisin ang fornication, ibig sabihin pwede kang hindi mag-asawa. So ito mga aral ng demonyo, pinagbabawal ng pag-aasawa. At pinautos na lumayo sa mga lamang hati, yung mga pagkain.
Hindi na, nilinis na ng Diyos lahat ng pagkain. Wala nang marumi. Sabi ni Diyos kay Pedro, yung nilinis ng Diyos, huwag mo ibibilang na marumi. Kasi yan ang pagpapakita ng Diyos dun sa mga Gentiles. Marumi Gentiles, si aso eh. Eh nagpakita ang Diyos sa kanya ng mga maruruming pagkain. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, gawin mo, kung magluto ka, kumain ka. Hindi po, maruruming pagkain yan eh. Eh pinapupunta siya kay Gentiles, kay Demetrius eh. Kay Cornelius pala. Para ibaptize yung buong bahayin ko na yun. Eh, hentil yun, marumi. Sabi ng Diyos, huwag mo ibibilang na marumi yung nilinis ko. Ang mga hentil, malinis yan. Katulad yung mga Israel na. O, pumayag na si Pedro. O, so hindi na bawal kumain ng dinuguan o ano mang bagay na ano. Ngayon, kung matitisod ka lang, sabi ng Bible, kung meron kang kilala na magkakasala dahil sa puti, dahil alam niya, bawal pala yung dinuguan. Huwag mo kumain sa harap niya. Pagtaligo, dyan, kumain. Huwag mo ipakita. Kasi magkakaroon ka ng kasalanan sa bubli niya. Kasi akala niya, yung totoo yun eh. Buong pag-aakala niya, bawal kumain ng dinuguan. At hindi siya kakain. Eh, ikaw naman, kung alam mo, hindi naman totoo yun. Lahat ng bagay, kaya sabi, lahat ng mga bibili niyo sa palengke, bilhin niyo. At kumain kayo na walang kasamang bubli. Ang lahat ng pagkain, pumapasok lang niya sa tiyan, inilalabas ng dumi. Ang nagpapadumi sa tao, yung lumalabas sa bibig niya. Purbahan mong kumain ka na kumain na kung ano-ano pagkain. Idudumi mo lang yun eh. Purbahan mong magmura ka. Di ba ang dumi-dumi mo na kaagad? O ano, nagpaparumi sa tao, yung pinain? O yung lumabas sa bibig niya ng masalita? Sabi ng Diyos, nalinis ko na lahat ng bagay. Pero yung iba, kung ano-ano, itinuturo ka dyan. Bawal ang baboy, ganito. Talagang hindi dapat magkakain ng baboy, pero nalinis na nga eh. Di konti lang kainin mo. Lalo bagnet, ano Albert? Kahit may high blood ka, ayaw, kakain ka pa rin ng bagnet. Ang sarap eh. Ang hirap umiwas sa pagkain. Kasi lahat ng pagpapalang binibigay ng Diyos kapunta sa tiyan. Kaya merong ang Diyos ay tiyan eh. Dinodiyos nila yung tiyan. Pero mo, maraming tao kahit magkasala, kahit maging holdover, prostitute, makakain lang. Binabaliwala na nila yung bagay na yun. Diba? Makakain lang. Ang nagiging Diyos nila tiyan eh. Meron nga error yung ginawa ni na Michael Jackson. Yung awit na We Are The World. May mali dun eh. Meron sinabi dun na when God has shaped the stone into bread. Hindi naman ginawa ng Diyos yun, ano? Hindi nga ginawa ni Kristo yung ano yung temptation ni Satanas. Tapos pagkanta ni Michael Jackson eh. When you have turned the stone into bread. Kaya nga We Are The World. Talagang mundo talaga eh. Mali eh. Hindi nga pinayagan ni Kristo i-convert yung bato sa tinapay eh. Tapos sila, i-convert daw yung bato sa tinapay. Kasi napanood yun isang araw sa Netflix yung paggawa ng We Are The World. Ang galing eh. Ano yun, American, ano nung araw, din gaya ng mga awarding, American awarding. Nandun lahat ng kailangan kumanta. So yung araw na yun, kailangan mabuo yung We Are The World. Eh narinig ko ngayon sa kumanta na, when God has changed the stone into bread. So mali, hindi nila napansin mali yun, kasi We Are The World. Eh. Nakasalibutan sila, wala silang karunungan. Ang karunungan nila, karunungan ni Satanas. Kaya si Satanas, lahat ng karunungan ni Satanas, puro pang mundo. Kaya nga umusigin tayo ng sanlibutan, hindi tayo taga-sanlibutan eh. Pag ikaw kinakampi ng sanlibutan, ba hindi ka kahit Kristo. Pero pag inuusig kayo na sanlibutan, example, nagtratrabaho ka, masipag ka, paggalang ka, marespeto ka, ang dami mong kaibigan sa... Pero inuusig ka ng HR, inuusig ka ng supervisor, wala ka namang ginagawa masama. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Kahit wala kang ginagawa, galit sa iyo. Pagbibigahan ka ng masasamang bagay, wala ka namang ginagawa masama, anak ka ng Diyos. Inuusig ka na sa libutan, magsaya ka. Kaya sabi ni Kristo, una ako inuusig, uusigin kayo. Magalang kayong lapis sa inyong kaharian ng langit. Alagad tayo ng Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante na tiyakin mo sa sarili mo yung self-denial. Araw-araw, i-deny mo sarili mo. You have to take up the cross. Ano yung cross? Utos ni Kristo. Kautosan ni Kristo. Everyday, ha? Everyday ka pagbubuhay na Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. Kristiyano. Kaya huwag mo sasabihin Kristiyano ka, hindi naman pala ka tagasunod ni Kristo. Hindi ka Kristiyano. Ewa ko, ano ba? Basta pag sinabi mong Kristiyano, tagasunod ni Kristo, alagad ni Kristo. Disciples of Christ, mga kapatid. Amen.